Ayun, magandang araw po mga ka-Apple. So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung basic na pagpa-prune ng ating mga puno ng apples. So kagaya nito, ito po yung naputol ko na tinatawag itong water sprout. So hindi siya masyadong productive. And then napaka-aksaya niya po ng nutrients sa ating mga puno ng apple. So ito po yung sample ng kinuha ko. So parang isa na rin po siyang puno na nakuha ko dito sa ayan, napakataas. So mga nasa around 10 feet na nasa ito. So dito ko po siya pinutol, ayan. Kung mapapansin, ito yung po yung pinuputulan ko ng water sprout ng ating apple. So kung mapapansin nyo po, ayan, ito po yung main, and then humahabol na po yung laki nitong ating water sprout. So napakaaksaya po ng nutrients niyan sa ating mga apple. So ang ginagawa ko is pinuputol. So ito yung po yung isa sa mga basic na pagpuputo ng ating mga apple. So ito, mapapansin nyo, ayan. So vertical po yung pagtubo niya hanggang doon sa pinakataas. And then lumalaki na po siya. Tapos wala nang nutrients na sana pupunta dito. Ayan, mga water sprout ito. So ang gagawin natin is puputulin. So make sure na yung ating mga gamit is sharp. Yan. So ito po yung water sprout. And sobrang tataas ito nila. And start po tayo mag-prune kapag medyo tag-init na. Kasi nung mga nakarang buwan, medyo wet or napakalakas ng ulan, tapos consecutive pa ang pag-uulan. So hindi siya advisable to prune apple kapag rainy days kasi na-infect ng mga fungus itong pinagkata natin. Ito, water sprout pa rin po ito. So ang variety po nito is ito po yung pinakauna kong apple na tinawag kong Benson apple. Ang mother tree po nito is yun. Ayan. Yan po yung mother tree nito. At ito po ay grafted po ang punong po ito. Ito po yung graft nyo niya. Medyo malaki. And see to it na talagang ganito yung apples. Talagang meron na siyang single trunk. Ito, puputulin pa natin. Para mas maging productive yung ating mga apples. Tapos ito. Ito, so ang daming mga water sprout kaya hindi nagiging productive yung ating apples. Yan. Then start na po siyang mag-flower po. So medyo tag-init na kasi, and usual mas maganda yung apple kapag tag-init kasi hindi nalalaglag yung inyong mga bulaklak. So ayun, yun lang tip sa ating pagkakanin ng apples. So kung medyo nasasayangan po kayo sa pagpuputol gaya nitong mga apple na to, so pwede po natin itong i-market or pwede nyo pong i-market yung mga puno nyo ng apple instead na putulin lang. Pero ito kasi medyo marami na siya. So pinagpuputol ko na.